nananakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog, Panginoon, napasa amin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak sa daigdig na ito upang mula sa kinasadlakang pagtalikod sa iyo ay mahango ang tao. Ipagkaloob mo sa mga nananabik sa iyong maaasahang paglingap ang pagkakamit ng iyong ibinigay na paglaya at pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon Diyos na banal ng Israel. Ang mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahihintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan na kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog.
Magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang araw naway na may magliliwanag ng pitong ibayo, parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian ng pagalingin ng Panginoon ang mga sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Purihin ang Panginoon. O kay buti nang umawit at magpuri sa ating Diyos, ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem, muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Iyaw mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Iyaong mapagpakumbabay, siya niyang itataas. Ngunit iyaong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Panginoon aming hukom, haring naguutos ngayon, kaligtas ay iyong ihatol. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalaya ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos.
pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay ang Sabado sa unang linggo ng Adbiyento. Ang panahon ng paghihintay at paghahanda. At makikita po ninyo sa harapan ang napakalaking korona ng Adbiyento o Advent wreath sa ating simbahan. Ang bawat kandila ay may tema. Nasindihan na ang unang kandila na ang tema ay pag-asa. The candle of hope. Ang Adbiyento ay panahon ng pag-asa. Kaya nga sa ating unang pagbasa kay Propeta Isaías, narinig natin ang mga gagawin ng Panginoon sa kanyang bayan. Pakikinggan niya ang hinaing, ang luha, ang tawag ng kanyang mga anak. Pakikinggan ng Panginoon ang pangangailangan ng tao. Bibigyan ng pagkain, ng inumin, paggagalingin ng mga may sakit, palalayain ang mga sinusupin. Alam mo ninyo, unang linggo ng Adbiyento. Noong pong linggo, sinimulan natin, walang gloria, walang papuri sa Diyos. Kaya siguro sabihin ninyo, ay, maikli ang misa, walang papuri. Yung choir pa naman, ang haba-haba ng papuri. Ang bagal-bagal ng kanta. Kaya kapag Adbiyento, ang mga linggo, walang papuri. Walang gloria. Pero alam niyo mga kapatid, yung simpleng bagay na iyon, ang marahil naging dahilan kung bakit marami pa rin ang nakaligtas. Kahit may mga nasawi, kahit may mga nasugatan sa pagbomba doon, sa pagsabog ng bomba nung linggo sa Marawi. Alam nyo, ang sabi doon sa aking nabasa, hindi ako eksperto pagdating dyan, pero ang sabi nila, kung may gloria at nakatayo ang mga tao ng matagal at sumabog ang bomba, maraming mas namatay. Kaya yung mga simpleng bagay na iyon, yung mga ordinaryong bagay, sa paligid natin, sa buhay natin, kung minsan, yan ang nababaliwala natin, pero tunay na mahalaga. Tunay na kailangan natin. Sa ating ebanghelyo, narinig natin si Kristo. Siya ay nakaramdam ng matinding awa sa mga taong nakita niya. Nahabag siya sa kanila. Sa English, maganda, nagmisa ako kanina sa mga madre alas 5. He was moved with pity for them. Siya ay nakaramdam ng awa. Siya ay itinulak ng habag. Nang makita niya ang mga taong lupaypay, nanghihina, para walang nag-aalaga sa kanila. Siya ay tinulak ng awa. Kaya magandang tanungin natin ang sarili natin. Bago matapos ang 2023, nitong mga nagdaang buwan, ano ang madalas nagtutulak sa'yo sa buhay mo? Tinutulak ka lang ba ng matinding pangangailangan? Kaya kahit mali, ginagawa mo. Itinulak ka lang ba ng matinding inggit? Kaya kahit masama, ginawa mo. Magkaroon ka lang. Makaganti ka lang. Maging quits lang kayo. Malamangan mo lang yung tao. Kahit mali at masama, nagpatulak ka. What is it that moves you in your life?
Ano yung araw-araw nagtutulak sa'yo para mabuhay ka? Ito ang ating ipagdasal sa Panginoon. Una, patawarin niya tayo sa mga nagdaang buwan na madalas itinulak tayo ng masama, ng mali. Kaya ang mga nagawa natin ay mali at masama. At pangalawa, ipagdasal natin sa Panginoon na sana bigyan niya tayo ng katatagan ng isipan, kalooban, upang kahit anong mangyari, hindi tayo magawang itulak ng inggit, ng galit, ng matinding pangangailangan lang. Baka pag tinulak tayo ng tinulak ng mga ito, tuluyan tayong bumagsak at hindi na makabangon. Kaya sa pagpatuloy na misa natin, mga kapatid, bago matapos ang taong 2023, ang Adbiyento hindi lang tungkol sa paghahanda sa paparating na December 25. Ang Adbiyento ay tungkol sa araw-araw nating paghahanda sa Kanyang muling pagbabalik na walang nakakaalam. Kaya nga, araw-araw, siguraduhin natin isa lang ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay, kumikilos, gumagawa at nagtatrabaho. Araw-araw, hayaan mong itulak ka ng biyaya ni Kristo patungo sa pag-iisip ng tama, sa pagsasalita ng mabuti, at sa pagmamalasakit sa kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ng ating Ama na maging mga tagapaglingkod para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa higit na pag-unawa sa kabuluhan ng ating misyon at ang kinakailangang katatagan upang matupad ito. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang simbahang naglalakbay, naway higit na humikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo kay Kristo sa kanilang mga gawa at salita. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway maging mabisang tagapaghatid ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga magulang, naway maipamana sa kanilang mga anak ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang may sakit, mga matatanda, may mga kapansanan, mga nalulumbay at mga sawi, naway makadama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga yumao naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at pangangailangan habang sama-sama nating ipinapanalangin ang kaligtasan at kapayapaan ng lahat sa ating pamilya, sa ating bansa, at sa buong mundo,
lalo na sa gitnang silangan. Ipagdasal natin ang iba't ibang biktima ng mga kalamidad, sakuna, trahedya sa ating bansa. Ang mga kapatid nating walang sapat na makain at maayos na tirahan, ang mga katutubo at bilanggo, at ang mga nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, gabayan mo po ang aming hindi matatag na paghakbang habang tinatahak namin ang iyong daan. Tulungan mo po kami sa aming pagpupunyagi. Patatagin mo ang aming loob kapag kami ay nag-aalinlangan. Aliwin mo kami kapag kami ay nasasaktan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Karapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin,
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating maawaing Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo, ang tunay na magliligtas sa iyo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa sandali ng kasal.
kawian, panahon ng kahirapan. Ika'y aming tinatawagan, puon kami, wag mong pabayaan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Sandali ng kasayaan, panahon ng kasaganahan, ika'y pinasa sa lamatan, biyayang dulot mo'y walang hanggan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Paaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayo mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagbibigay pa rin ng tulong donasyon para sa mga programa at mga gawain at pinapagawa sa ating simbahan. Ang mga pinansyal na tulong doon po sa ating parish office at ang mga in-kind donations sa Benedict Building, dito po sa likuran, katayo po ay nagsimula ng mamigay ng mga pamaskong handog at nag-iipon pa rin po tayo tumatanggap ng mga pamaskong nais ninyong ibahagi, lalo ni mga Noche Buena Pack, doon po sa atin sa social service at sa Benedict Building. Nakapagdala na po tayo sa mga kapatid natin na mga aita sa Porac, Pampanga. Tayo po ay magdadala ngayong linggong ito sa mga kapatid natin din sa na mga dumagat at iba't ibang mga komunidad, parokya na ang ating nabigyan. Kayo po'y bahagi ng pagbibigay na ito.
kahit hindi kayo nakakasama. Salamat, ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin.